Hello, sir. Okay, sige, while ginaplastar pa naton. Hello, sir. Magandang hapon po, sir. Police Colonel Lizardo po. Police Colonel Rinaldo Lizardo. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Radyo Bandera Bacolod po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Lahat po ng nakikinig at tagapagtangkilik ng inyong programa, magandang hapon po. Alright, maraming salamat po sir sa pagtugon po ng aming kahilingan. Unang-una po sir, kilan nga po kayo na talaga bilang acting provincial director po ng NUPO? Last Monday lang po ang aking assumption. Doon po kami nag-change of command sa regional headquarters sa Cebu City po. Sa Cebu po. Alright. Sige sir, hindi na po natin papatagalin kasi po nung araw din pong iyon, Nobyembre 28, sinalubong po kayo ng isang shooting incident at ang biktima dito ay driver pa, personal driver po ni 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves. Sir, kumusta po ang takbo ng inyong investigasyon considering na nananawagan po ng tulong sa inyo si Congressman Teves po? Actually po sir, ongoing po yung investigation. Actually pinuntahan ko po yung barangay bayan ng Santa Catalina last time at nagconduct po kami ng case conference doon. Lahat po ng hindi pa nila natatapos at pwede nilang gawin ay inutos ko po para po ay matulungan sila at mapabilis yung pagresolba ng kaso. Sir, sa investigasyon po ng Santa Catalina Police, ano daw po ang nangyari? Paano napunta doon yung driver po ni Congressman Teves po? Mayroon siyang usap doon na parang ang sabi ng investigator ay pinagtanungan niya tungkol sa or saan. Okay. Tapos tumunod na pangyari, ayun na yung insidente. Ano-ano po, totoo po ba na Armalite po yung bala na na-recover sa crime scene, sir? Based doon sa report at nakalap ng investigator ay mga basyo ng M16 o 5.56 ang na-recover po doon. Okay. Sir, sa pinangyarihan po ng krimen, gaano po ito kalayo sa police station at wala po bang malapit na kampo ng army sa lugar? Ngayon po, i-check po lang po yung distance. Pero ang sabi lang po ng police station ay doon ay medyo malayo at walang signal. Opo. Alright. Sir, noong nakaraang araw, ibibigay na lang po natin yan sa Santa Catalina Police ang pag-iimbestiga. Dito po tayo, sir, sa pangalawang shooting incident. Noong nakaraang araw po ng Martes, may isa na naman pong shooting incident doon po sa lugar ng mga Teves sa siyudad po ng Bayawan. Kumusta po ang investigasyon dito, sir? Actually po, sir, may mga request na po kami dito ng cross-matching doon sa crime lab. Doon sa na-recover na evidence doon sa crime scene. At yun po yung ipapalo po namin aside from mga activities ng PNP na maghahanap ng mga witnesses at mga CCTV footages para po may connect doon sa incident o magkaroon ng linaw doon sa incident. Alright. Sir, base po sa report or spot report naming hinawakan, itong biktima po ay nasa isang video okay bar. Itong si Michael John Goong. Ano po bang trabaho o negosyante po ba ito, sir? Ito po ay isang negosyante. Alright. Yes, sir. Okay, sige po. Tuloy po. Yes, sir. Ito po ay isang negosyante. At pumunta doon para good time noong nangyari yung insidente. Alright. Sir, sa inyo pong initial na investigasyon, wala naman po itong affiliation for sa anumang mga political dyan sa lugar? Sa investigation po namin is so far is hindi naman connected sa about previous incident at political
tawag dito, connection yung incident. Dahil may mga initial na investigation report, although hindi pa namin pwedeng i-divulge ngayon, na magsasabi na ang motibo sa insidente na to ay hindi connected sa politics. Sa politics. Walang connected. Pero may mga angulo na at motibo na po kayo na tinitingnan, sir. Yes, sir. Hindi ko pa ma-divulge ngayon yung result para po hindi mahampo yung investigation. Sige. Irerespeto po natin, sir. Habilin na lang din po natin sa Bayawan City Police Station. Now, noong nakaraang Miyerkules po, sir, sa balwarte naman po ng gobernador diyan na si Governor Ruel Ragay Digamo sa banbayan po ng Pamplona, isang shooting incident na naman po ang nangyari Miyerkules po, Nobyembre 30. Kumusta po ang investigasyon sa pangyayaring ito, sir? Ito po yung binabanggit nyo, yung shooting incident ni Sherwin Uy Manakil. Yes po. May taong 55 years old at nagtatrabaho sa DepEd. Okay. Na nag-residente ng Loton, Barangay 7, Tandiay City, Negros Oriental. At yung residente po na yun ay nangyari noong November 30 at 5:15 a.m. Mm-hmm. Sa tuwang Barangay Poblasyon, Pamplona, Negros. So, ito po ay yung biktima po dito ay hindi po siya namatay at na-identify niya yung suspect. Mm-hmm. Kaya nagkaroon ng at pursuit operation at bandang huli po ay nahuli yung suspect at ito ay nakakulong na at i-report yan sa prosecutor's office for frustrated murder. Na-file na po ba yung kaso, sir? Wala pa? Actually, na-file na po through electronic inquest at the Provincial Prosecutor's Office ng IOC. Alright. Sir, sino po ba itong suspect at ano pong relasyon niya nitong government employee from DepEd na si Sherwin Manakwil at bakit po siya napunta ng Pamplona, sir? Diyan po ba siya nagtatrabaho, na-assign? I-check po lang, sir, yung record ng ano. Siguro sir, magre-request ako ng ano ng other patch interview para po maayos yung ano yung sige po. Sasabihin ko po sa inyo. Sige po. All right. So, pero itong suspect, sir, ano daw po ang kanyang motibo na napag-alaman na po ba natin? Ano ang kanyang motibo, bakit niya binaril ang biktima? Wala pa pong hindi pa po ano, malinaw yung sinasabi. Ang pagandahan lang ay nagkaroon ng hapos at operasyon at nahuli siya at na-invest. Pero anyway po, yung mga katanungan na yan ay masasagot po namin afterwards po. Okay po. Sir, ito na lang po. Paano po na-identify nitong biktima ang suspect at ano pong ginamit na murder weapon? Na baril, at the same time, ano po ba ito? Nakamotorsiklo? Riding in tandem po ba sila? Or ano po, sir? Meron na-recover na slug doon but subject for crime lab. Identification ng crime lab. Mm-hmm. Hindi po malinaw. Dahil slug lang po yung, ano, yung na-recover doon sa crime scene. So, sino? Nag-iisap lang po ba itong suspect, sir? Or meron po siyang kasama? Based on sa initial investigation, is nag-iisa lang po siya. Nag-iisa lang po. Naglalakad lang doon o nasa sakyan? Merong sasakyan o motorsiklo po? Mayroon pong gamit dito na motor. Ah, motor. Na kasama sa sakyan, kasama sa result na investigation ng, ano, ng Pamplona Police. Alright. Sir, itong tatlo po na sunod-sunod na shooting incident, may connection po ba itong tatlong ito base po sa inyong investigasyon? Ito po ay separate na incident at tatingin po namin based sa mga result ng investigation ay wala pong connection sa bawat isa. Alright. Sir, maybe hindi nyo pa alam to pero I hope nga meron po kayong idea. Noon pong November 7, isang shooting incident din po ang nangyari sa Bayawan. Itong tumakbo bilang kagawad and then binaril po habang nagtitinda ng fried chicken or chicken joy. May idea po ba kayo, sir? Itong i-review ko po muna yung mga i-review ko po muna yung mga kwan, mga mga previous incident. Oo nga po.
titignan ko po kung anong may connection sa mga lately na shooting incident dito sa area. Kasi daw po, yung base sa aming research, parang tauhan or linya daw po ito ni Governor Ragay. But anyway, sir, ibibigay po namin sa inyo ang pag-iimbestiga sa mga kaso na shooting incident sa inyong lugar, sa inyong area of responsibility. Sir, ang inyo pong mensahe sa mga taga-Negros, may mensahe po ba kayo bilang bagong talagang PD po ng NUPO? Isa lang po ang hilihiling ko sa mga kababayan natin dito sa Negros ay yung pagtulong po nila sa kapulisan para mas mabilis na ma-resolve yung mga ganitong insidente. At hanggat maaari po sana ay sana ay wala nang mangyari na ganitong insidente, yung mga nagbabalak po sana ay maging mahinahon at ilagay na lang kung may mong problema sa kanilang kaaway ay ilagay, ireklamo na lang sa police brother at gawin na lang natin legal yung kanilang hakbang kung gusto na, kung ito ay may kasalanan po talaga sa kanila. So, sa mga Sige po, sir. Go ahead po. So, ito po yung palagi kong hinihingi sa mga kabayan natin ay tulungan po ang PNP. Kasi wala pong magagawa ang PNP kung walang tulong ng komunidad. Alright. Sa mga leader naman po ng inyong probinsya dyan sa Oriental Negros, ano pong mensahe nyo sa kanila, sir? Ang mensahe ko po sa mga leaders dito sa Negros Oriental ay tulungan po kami. Wala akong hinihiling dahil isa naman po ang aming hangarin, yung maging peaceful ang komunidad sa kanilang nasasakupan, ay ang pagtulong po nila at kausapin yung katulungan po kami na makausap yung mamamayan para iwasan yung ganitong klase ng karakan. Alright. May papangako nyo naman siguro, sir, na maging transparent po kayo at saka wala po kayong kinikilingan. Di po ba? Yes, tama po yan, sir. At ako po, una, ako po ay hindi taga rito sa Negros. Taga Luzon po ako. At wala po akong magiging ano po, papas po yung aming trato kung ano man po yung ano yung mga pangyayari dito. Magiging fair lang po yung aming investigation, aming pagkikisama, pare-parehas lang po ang gagawin po namin. Lastly po, sir, kasi napanood nyo naman siguro yung video, panawagan po ni 3rd District Congressman Arnie Tevez. Ano po ang mensahe nyo sa kanya? Kasi nangyari daw po itong pagpatay ng kanyang personal driver nung pagkatalaga nyo po bilang acting PD sang NUPO po. Yes, mayroon po siyang comment doon si Pongpong Tevez, sir. At, sige, panahon nyo na po to. Ang ipinapangako po namin sa kanila ay ang fair investigation ay kakandak ng PNP. So, wala po kaming hindi po namin babahiran ng politika yung investigation ng PNP. Makakaasa po sila na yung justice ay may serve doon sa biktima at yung kanyang pamilya dito sa pangyayari na ito, sir. All right. Maraming salamat po, Colonel Rinaldo Lizardo, sa pagbibigay po sa amin ng time na ma-interview po kay sir. Thank you. Thank you din po. Okay, God bless po sa inyong panunungkulan dyan sa Oriental Negros, provincial office po. Salamat po, sir. Salamat. Maraming salamat, sir. Makikunta kami time to time po sa inyo. Thank you po. God bless. Apo.